Isang makakaligasang umaga po sa lahat. Assalamualaikum. Dito naman po kami, mga foresters, para mag-conduct ng nursery assistant. Yan po yung mosque natin dito sa loob ng Barm Compound, Darul Ifta office ng doon. Ayan. Balis na ang mga manggugubat. Yan ang chief namin na pogi, Forester Judy, Forester Moss, at Forester Marhan. Working area is very suitable dito yung mga agri products and other environmental na mga programs. That's why ito dapat yung ating mga dinidevelop. Yung kanya kung lulupukin nyo sa Manila na mapakain ni Yaya i starting point. Marinch tanong subisyon tanong sa CNG matano. So inshallah na kasi ka katukawa lang nito mapakayagiyan January na kapasad sila din kapasad ganun kami at ganun mismo na patron. Pero inshallah na magawin natin yung way na itong central lang kung yung magiging center of the implementation ng nursery natin, yung establishment ng nursery natin. So lalabi natin ito sa Menro at bibigyan natin ng priority na ma-establish ito, fully establish itong nursery dito sa ating barangay. And naniniwala ako na mayroon na, I believe mayroon naman yung ibang barangay dito. Meron bang mula sa sur? Sabi niyo naman po na? Gardening. Gardening. So yun, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala si Forester Judy Bianca. Representative from Mendre. So, ito pong program na ito na ikakandak natin ngayon na training on nursery establishment and seedling production. Ito po ay assistance mula po sa convergence, food security convergence. Kasi ang unang-unang kailangan doon sa area dapat accessible. Kagaya nito, accessible, malapit tayo sa kalsada. Pangalawa, malapit tayo sa tubig. Importante po masyado yan. Dahil hindi mag-success yung ating nursery kapag kumbaga mahirap yung ano pagdidilig nito. So malapit tayo sa community. Ibig sabihin, ma-sustain natin ito kasi siyempre may tubig dito. Pangalawa, yung lupa, yung klase ng lupa.
dapat ang lupa natin ay mataba. Pero dito sa observation namin, yung unang punta pa lang namin dito, nakikita na namin na maganda talaga yung lupa dito. Siguro kahit hindi na natin ito haluan o i-mix ng anumang kagaya ng mga dominant animal, no? Kagaya ng mga chicken dung, saka iba pang mga dominant hayop. Pangalawang ano, kinakailangan natin sa pag-i-establish ng nursery. Siyempre na naka-select na tayo ng location. Dapat patag po yan. Patag po yan. Accessible po maga, mayroon tayong tubig. Pero kung baga hindi naman siya nai-stagnant ng tubig yung mula sa ano, mula sa ulan. Pangatlo, siyempre mag-ano tayo, mag ano tayo ng nursery structure kagaya ng ginawa natin dyan. Kailangan nasa open area siya, pero although nasa open area siya, kailangan pa rin natin yung shield. Yung anong parang magkikita naman yung langit, butas-butas, para yung ulan, makakaano rin siya ng ano, nung tubig ulan. So, yan, lagyan lang natin yan ng ano, ng net. No? Then yung seed bed, yung ano, dapat magkaroon tayo ng, para yung mga ano natin, mga polythylene box natin, hindi siya maano ba, kumbaga ma-fix, na-fix siya, hindi siya magutumba. Then, dapat maggawa rin tayo ng ano, ng yung seed bed na para doon natin ipunla yung mga ano, mga seeds. Kasi, kita transfer naman natin yun eh sa individual polythylene bags. So dapat yung ano natin, yung nursery house natin, meron mapapuro din natin yun kasi baka mamaya yung mga kambing natin, yung mga hayop natin ay pasukin. Sayang naman din. Siyempre pinagpapuran natin. Isang magandang tanghali sa lahat. Tumatak po kami. Papunta kami sa nursery house para po magturo paano ang tamang proseso. Halo po ito nursery ng sentral lang, may kape at saka may mahogany. Mga timber species. Halimbawa, nahatim ito dito, no? Halimbawa, ito yung ano niya. So, bawat ano ng bawat row, lagyan mo talaga siya ng ano, ng veg. Para parang toddling. Yung ito ba? Yung magkasya sa kanya, yung halimbawa. Ganito, no? Mga ganyan. Yung magkasya yung 20 pa ganyan, then bahala na kung ilan yung pa-street. Maganda yung peaks kasi para hindi rin siya matumba ba. Cover. So dapat ito mga ilang libo ito? Wala pang. Mga 1,000 plus ito. Yung una-una, 300 sabi nila. Pagkasunod naman, 1,500. Yung iba, bali, 1,800. Lahat ito. 1,800. Yun ang sabi ng naka... Napiyame buntro ito ba? Wala man kami na bini, sir. Kaya lang kami na isinapin. Pero sa bagay, pwede na rin tutungola na. Importante. Please, nakademo lang tayo. Nakademo. Dan yung marusabuti. Kwan, sumabiyabuti. Nen na, kami nato sa amin. Kami nato sa amin. Hintayin natin. Kape mo lagi yun? Kape mo, kape mo na. Palaan. Ito, pwede na may ito. Medyo may team na ako. Upa. Ano yung palao ito? Hoy, tumuro kami yung palao na.
Kasalukuyan pa rin kaming nandito sa Central Langkong Matanog, Maguindano para po sa nursery assessment sa ating mga participants ng Kayod Gabang Samoro Food Security Convergence. Kasama ko ngayon ang aking mga katropa sa Mendre Bar, Forester Parhan, Forester Dong, Forester Judy. May toto, paano rin nasa otani yan? So, ano otani yan? Ano, why? Para di ganito, alam pa. Pwede naman, sir. Kahit ano, mga ganito lang yung nunulong pa. Debit mo lang. So, ito, pwede mo pa amutin dito. Basta importante. Para ma-maximize. Para ma... Tinuturo po sa kanila para matutunan nila ang proper na pag sasayos ng nursery. Yan po, pinag-iwalay po yung mahogani, kopi, kakao. Diyan naman makrang. Tinuturuan po namin sila paano po ang pag rest ng seedlings. Pagdating naman dito, ilagyan mo ulit ng poste. Doon mo rin si anong masasabi mo sa mga natin, forester, sa mga participants natin? Maganda itong naisip nila na activity. Kasi pwede itong pagkakitaan nila. Tama. At lalo na ngayon na ang LGU is nag-commit na susuportahan nila itong ganitong klase ng project. Kasi sabi ng LGU is parang ito yung gagawing sentro ng nursery dito sa Matanog. Maganda yan. Which is napakagandang idea yon kasi itong klase ng business is pwedeng pagkakitaan at pwedeng mag-generate ng income nang hindi lang sa mga participants kahit sa barangay maging sa munisipyo sa LGU. Kaya maganda itong saka yung mga karating bayan nila hindi na sila mahirapan na pupunta pa ng sa malayong lugar para bibili ng seedlings. Kung sakaling maging successful itong kanina, nursery establishment, so dito na po sila bibili yung mga karating bayan nila like Buldon, Parang, Barira, Salanao, Kapatagan. So yan po, tapos na po kami. Ito yung kasama namin isang... Ito pa yung forester namin ng Reyna Elena. Iiwan namin dito kasi taga dito daw siya eh. Ano siya dito? By the way, nandito po yung jeep natin. At saka, alhamdulillah, successful yung demo. Ayan po. Pabalik na po kami sa venue para bigay yung mga konting karagdagan, information. Sa uli, maraming salamat sa mga supporters ni Mr. Manggugubat. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and watching my channel. Sukran and wassalam.